napakarami po ng health benefits sa atin sa pagga-garden. Ang pagga-garden po ay para na rin siyang exercise ng ating muscles at in turn maganda siya sa health ng ating brain cells. Na-expose tayo sa nature at sa sun at nakakakuha tayo ng direct na vitamin D. Ang vitamin D po ay maganda sa ating katawan para tayo ay manatiling malusog at makaiwas sa mga karamdaman. Nakakaroon tayo ng social interactions o kaya ay social connections. Nakakasalamuha tayo sa iba't ibang tao, nagkakaroon tayo ng bagong kaibigan, at nagiging aware tayo sa ating kalibutan. Nababawasan ang ating boredom at kalungkutan kasi ang kalungkutan po ay kasing delikado din tulad ng paninigarilyo at pag-inom sa alak. At ang kasiyahan na mag-harvest tayo ng sarili nating tanim, libre at organic pa kung organic way ang inyong pagtatanim at alam nyo po na safe at free sa mga harmful chemicals. Hi, ako po si Grace Gorobaw, isang registered nurse at cancer survivor. Ako po ay mahilig magtanim at isa ito sa aking mga hobby. Ang video na ito ay tungkol sa mga health benefits ng gardening at kung ano ba ang mga dapat niyong tandaan kung kayo ay magga-garden. Ito po yung mga health benefits ng pagga-garden na natuklasan ayon sa mga pag-aaral. Ang una ay nakakatulong ito para labanan ang mga karamdaman. Kasi pag nasa labas ka po at nag-garden ka, ay nakakakuha ka ng direct na vitamin D. At ang vitamin D po ay importante sa ating katawan para ma-maintain yung ating kalusugan. Ang vitamin D po ay nakakatulong para tumaas ang ating immunity at para gumanda yung ating mood. Pag kulang ka sa vitamin D, ay prone ka po sa mga sakit tulad na lang ng cancer, psoriasis, dementia, tsaka depression. Ang half hour po ng exposure sa sun ay enough na amount na para makakuha kayo ng vitamin D. Siyempre, depende pa rin naman ito sa inyong kasuotan, lalo na kung naka-long sleeve kayo, at sa color ng inyong skin. Kasi po, ang pag-absorb ng vitamin D sa ating katawan ay nagdedepende din kung kayo ay may light skin or kaya ay dark skin. Nakaka-boost po ng mood ang gardening. At ang vitamin D ay mayroong malaking role para sa ating mood stabilization. So, naiiwasan po natin magkaroon ng depression or kaya meron yung moody or sad feeling kung at least meron kang enough na vitamin D sa iyong katawan. Kung nag-garden ka rin po, ay napapalakas nito ang inyong katawan. Ang gardening po ay isa na rin form of exercise. Kung nag-garden kayo, ay para na rin kayong nag-gym kasi nga naghihila kayo ng damo, nagbubungkal kayo ng lupa. So, pag nag-garden kayo, nai-exercise ang inyong katawan. Pag nag-garden kayo, ay napapagod kayo at in return, ay nakaka-promote ito ng tulog. At syempre, dahil kayo ay nagkatrabaho at para na rin nag-e-exercise, ay nakakatulong din po ang gardening na bumaba ang inyong timbang. Nakakatulong sa memory loss. May mga studies po sa Korea, Netherlands at Norway tungkol sa mga clients sa dementia facility. Gumawa po sila ng mga research at napag-alaman na ang garden or ang horticulture therapy ay magandang nakaka-improve sa kanilang mental health. So ang gardening po ay hindi lang exercise para sa ating katawan at sa ating muscles, kundi ito ay magandang exercise din para sa ating brain cells. Number 5 ay nakakabawas ito sa stress. Ang gardening po ay nakakatulong upang tayo ay kumalma kung tayo ay stress sa buhay. Meron pong studies na ginawa na yung dalawang grupo ng kliyente ay pinaghati matapos silang ma-expose sa isang stressful event. Yung isa po na grupo ay nagbasa sila ng libro, samantalang yung isang grupo naman ay nag-garden sila. Yung nagbasa po ng libro ay konti lang ang in-report nila na improvement para sa kanilang mental health. Samantalang yung nag-garden naman po ay mas mataas yung improvement ng kanilang mental health na in-report. So nakakatulong nga ang gardening para mabawasan ang stress kung mayroon po tayo mga pinagdadaan ng stress sa buhay. Ang gardening din po ay napag-alaman na effective na gamitin para sa mga rehab o yung mga taong nag-undergo ng rehabilitation. Ginagamit po ang horticulture therapy noong una pa mang panahon. At ang gardening po ay isa sa mga nakakapag-cause ng positive feeling sa mga taong nag-undergo ng addiction therapy. Ang pangpito naman po ay nagkakaroon ka ng connection o kaya ng interaction sa mga tao. Tayo pong tao ay dinisign ni Lord na mga social beings. So pag nag-garden po tayo ay mas nagkakaroon tayo ng connections lalo na kung nakakamit tayo ng mga bagong kaibigan,
nakakasalamuha mo yung mga kapwa mo gardener. Tumataas din yung self-esteem mo kasi nga, proud ka sa sarili mo na yung kinakain mo ay galing mismo sa iyong tanim at ikaw mismo ang nag-alaga nun at nagpalaki. Ang gardening po ay nakakatulong para sa ating kalikasan. Kung ikaw po ay taong conscious tungkol sa mga issue sa kalikasan tulad ng pollution, ang paggamit ng oil at mga plastics, ang paggamit ng mga chemicals sa ating mga kinakain na prutas at gulay, ang gardening po ay magandang alternatibo. Nakakapag-practice ka ng composting at nakakatulong ka pa para malinisan ang hangin, lalo na kung ikaw naman ay in part nagtatanim ng kahoy at iba pang mga halaman na naglilinis sa hangin natin. Ito lang po ang mga dapat nating tandaan tuwing tayo ay nag-garden. Yes po, masayang mag-garden, it's a form of exercise, pero may mga consideration din na dapat kayong isipin kung kayo po ay mag-garden. Una po dito ay ang inyong kaligtasan. Siyempre, naghahawak po kayo ng mga tools, ng mga pala, at kung ano-ano pa sa inyong pag-garden. Make sure lang po na kayo ay safe at yung mga tao sa palibot nyo, iwasan nyo pong ma-sprain or ma-damage ang iyong katawan kung nagbubuhat kayo ng mga gamit na kailangan nyo sa pag-garden. Number 2 ay huwag nyo pong biglain ang inyong katawan. Siyempre, tulad ng exercise, kailangan natin i-introduce yung katawan natin ng unti-unti nang hindi naman nabibigla ang ating katawan at nagkakaroon ng issue tulad ng sore muscle pagkatapos natin ng isang mahabang araw ng pag-garden. Number 3 po ay ingatan natin at bantayan ang mga bata sa ating palibot. Kung may kasama po kayong mga bata sa inyong pagga-garden, ay make sure po na nababantayan nyo sila, especially kung mayroon kayong mga sharp tools dyan na dala-dala para din po sa kaligtasan ng lahat. Magsuot din po kayo ng long sleeves o kaya long pants at sombrero, yung malaking sombrero na cover yung inyong mukha at inyong leeg o kaya ay pati na rin ang inyong shoulder para po ay iwas kayo sa direct na UV rays ng araw, lalo na kung matirik na ang sikat ng araw simula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Gumamit po kayo ng mga natural sunscreen kung posible at gumamit din po kayo ng gloves at closed shoes para sa inyong kaligtasan. Panatiliin nyo po ang inyong hydration, uminom palagi ng tubig, at kung medyo mataas na po ang tirik ng araw, ay pumunta kayo sa shaded part o doon sa may lilim at mag-take kayo ng break every time. Maging mapagmatsyag din po kayo sa inyong palibot dahil kung kayo ay nasa lugar na may halimbawa ahas, baka mayroong ahas niya dyan sa palibot, hindi nyo pa nakikita, o kaya naman tulad dito sa amin, mayroong bear or kaya may wolf o kaya may coyote, maging maingat po kayo at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran. Salamat po sa panonood at sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, ay mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page na Practically Grace. I-click niyo na rin po ang notification bell nang kayo po ay ma-notify at updated kung ako ay may bagong video. Hanggang sa susunod po, see you!